Noon, masaya pa kaming nakakapagpaligo sa ilog. Ay, siguro yung pag-iinit ng grabe. Sobrang init ng panahon. Ako po si City Megan Misa. Isang college student sa De La Salle University. At isang mag-aaral ng kursong broadcasting sa Bicol University. Isa rin akong manalaro sa larangan ng volleyball. Teacher by profession from Tagon City. Isang social worker galing sa Marawi City, Philippines. Ang aking pagkaintindi patungkol sa climate change ay siguro yung pag-iinit ng grabe dahilan sa matinding tagtuyot kapag tag-init. Matagal ang pagbabago ng panahon na nararanasan natin na kung minsan dapat na tag-ulan, nagiging tag-araw. Ito ay isang pagbabago ng klima kumpara sa average na mga kondisyon. Halimbawa nito ay ang malakas na pag-ulan kahit summer season. At mas matinding bagyo, pagbaha, at pagbuhos ng ulan. Dahil dito, nasisira ang mga tanim at palay dahil lang kung bakit kakaunti ang naaani ng mga magsasaka. Ang mga nararamdaman kong epekto ng climate change dito sa aming lugar ay ang biglaang pagbaha at ang sobrang init ng panahon. Mga malalakas na bagyo. Ang biglaang pag-iiba ng aming weather. Ang matinding init na nararamdaman dito sa aming lugar ay isa rin sa mga sanhi ng climate change. Paglahok sa iba't ibang programa and activities like tree planting, cleanup drives, and waste segregation. Nais ko sana makita ang pagbabawas ng paggamit ng plastic, cellophanes, at iba pa. At simulang i-promote ang paggamit ng eco-friendly bags kung tayo ay mamimili sa palengke, malls, at iba pang establishmento dito sa aming lugar. Ang paggamit ng social media platform upang matulungan bigyan ng mga kaalaman patungkol sa climate change ang ibang tao. Sana by 2030, kahit pa unti-unti, may isaayos natin at magawa ng solusyon ang mga rason kung bakit nagkakaroon tayo ng climate change. Ako po si Joshua James Bino. At ako nga pala si Junal Obligado. Ako si Marian Laguasma. Ako po si Jodeline R. Austria. Ako po si City Negamise. At yun po ang aking kwentong climate.